to Bumbong ba o siya? Viral po sa social media itong nagtitinda ng paborito kong puto bumbong sa Batangas. Ala eh, crush daw ng bayan ang binatang ere. Kaya naman ang tinda nila laging sold out. Ay, kainam naman pala. Pero teka ha, na-curious ako. Ano nga bang karisma? Meron itong si Sean. Para siya kakiligan at tawaging puto bumbong cutie. Si Sean Calayag. Pinagkakaguluhan. Legit, nagtitinda ng puto bumbong. Masarap po talaga. Pupuntahan ko ngayon si Baby Boy. Yung nagtitinda ng puto bumbong. Target locked. Mabilis na nag-hit ang kanyang video online. Nang isama siya ng vlogger-comedian na si Josa Poco. Ina, nandini na kami. Josa, pigilan mo ang sarili mo. Sa kanyang content, kung saan nakahanap siya ng cutie tindero ng sikat na kakanin. Ano pala? Swerte naman nung magiging girlfriend. Oh. Ano pala? Ano pala? Ay, siya pong papipiliin ka, anong ang gusto mo? I love you o mahal kita? Agad umabot sa halos 4 million views ang video ni Sean. Nabigla po, nabigla. Kasi po ano eh, simple lang po talaga ako dati. Wala pong ano, tamang trabaho lang po talaga. Hindi naman po namin nakalaya na mag-boom siya. Nagulat lang din po talaga kami. Hindi po namin siya in-expect na mag-boom po siya na kumbaga kakagatin po siya ng tao. Si Sean, kabilang sa mga kabataang Pinoy na produkto ng broken family. Nasaan si Papa? Sinasabi naman po nila kung nasan na hindi sila okay. Marami na may iba pong kinakasama. Mahirap po kasi po ano eh. Kami lang pong magkakapatid yung nagtutulungan din eh. Bunso sa limang magkakapatid si Sean. Sa pamamagitan ng puto bumbong, binuhay sila ng kanilang ina na si Cheryl. Mahirap, siyempre dahil wala kang katuwang sa buhay. Pag kami kailangan yung mga anak ko, hindi ko maibigay agad kasi nga lima sila. Sa ngalan ng Dolyar, nag-OFW ang nanay ni Sean sa Bahrain at namasukan sa isang bake shop. Naiwan sa Pilipinas ang kanyang mga anak na patuloy na gumagawa ng puto bumbong, lalo tuwing papasok ng bare months. Nung unang alis ko, sobrang isang taon ako halos na araw-araw umiiyak dahil namimiss ko sila. Tapos, mahirap din dahil malayo ka sa pamilya pag nagkakasakit ka. Wala kang kasama. 2021, kasagsagan ng pandemic, nahinto ang puto bumbong. Nawala ng trabaho ang nanay ni Sean. At nag-ambaga na lang ang magkakapatid para makabalik ang nanay sa Pilipinas. Sama-sama muling ipinagpatuloy nila ang tradisyon ng pagluto at pagtinda ng puto bumbong sa Lemery. Yung puto bumbong namin nag-start, apat pa lang yung anak ko. Naranasan namin madilim na pwesto sa simbahan. Kumbaga wala kaming pwesto doon dati, nakisingit lang kami. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Giniling na malagkit o galapong ang puto bumbong. So, guys, ari po ang tinatawag namin na galapong. Nagmula po siya sa bigas, tapos po ibababad po namin siya sa tubig ng mga 2 to 3 hours po. Tapos po, bago po namin siya ipagiling, lalagyan po namin siya ng food color na color violet. Kaya po, ganito po yung kulay niya. Tapos po, dadalhin po namin siya sa gilingan. Then, pagkagiling po niya, lalabas po siya na parang clay. Tapos po, gagawin namin pong hugis ganito. Kailangang pahanginan sa tapat ng electric fan para matuyo. Bata pa lang siya noon, ito na ang kanyang nakikita kay nanay. Ngayon, siya na mismo ang gumagawa.
alas 2 ng hapon, nagsisimulang mag-setup sila ng tindahan sa tapat ng San Roque Parish Church, Lemery, Batangas. Sabi ni Sean, kailangan daw ay pinong-pino ang galapong para madaling ipasok sa kawayan o ang bumbong. Ganun na akong paggawa ng puto bumbong. Handa na gawo kayo. Habang niluluto ang puto bumbong, aba, may mga kinikilig. Parang natutunaw na si Sean sa ibang mga customer na wagas naman ang titig talaga, oh. Mga ilang segundo lang po maluluto na siya agad. Malalaman niyo pong luto na kapag po umuusok na to. Uusok po yung ibabaw na yan. Ayan guys, ganan. Kapag umuusok na, okay na yan. Tanggalin na natin. Then ito, tap-tap natin. Lagay po natin din eh. Ayan. Po kasi siya eh. Malasa. Malasa yung may madami cut. Siyang laman. May cheese po, tsaka po may condense. Ayos. 70 lang. Okay na sa tropa to. Promise. Mula September hanggang October, kumikita sila ng 4,000 pesos sa 8 oras na pagtitinda. Humihina din pala ang kita nila sa puto bumbong pag Nobyembre. Inaakala nila na nagsasawa na ang bumibili. At lumalakas naman ulit ito pag December na. Kumikita ang kanyang pamilya ng mahigit 6,000 pesos sa bawat simbang gabi. Dito nila kinukuha ang pambayad ng upa sa bahay. Mahirap po pag wala ka sariling bahay kasi po kung may bahay ka po, iwas gastos na din po yun sa upa. Tsaka po anytime po, pwede kang palisin kapag hindi ka nagbabayad sa kapag umuupa ka. Kaya po talagang pinagsisikapan namin kasi po ayaw po namin mangyari yon na umabot po kami sa point na gano'n. Doble sipag sila dahil ayaw na nilang maputulan ulit ng tubig at kuryente. Naranasan na po namin maputulan ng kuryente. Mahirap po kasi po wala po kami mga electric fan, tapos po may mga pamangkin pa po akong bata. Kaya kailangan niyang dumiskarte para makatulong sa pamilya. Ang puto bombong cutie, abay, certified raketero din. Nagtitinda sa online ng mga ukay-ukay. At mabenta din siya bilang brand ambassador ng iba't ibang produkto. Ayos! Level up na si Sean! Grade 12 na si Sean sa Lemery Senior High School. Pangarap daw niyang maging seaman. Sa mga nagtatanong, wala pa raw girlfriend ang 5'11 na si Sean. Normal lang naman po magka-girlfriend, kaso po ngayon, hindi ko muna po pinapriority. Gusto ko muna po tumulong sa family ko, tsaka po gusto ko muna po mag-focus sa nangyayari sa buhay ko. Tsaka po gusto ko muna rin po mag-focus sa pag-aaral ko. At ang pagpapagamot sa kanilang nanay na may diferensya sa ugat ng kanyang utak at may sakit pa sa puso. Nagkamayroon po kasi siya ng blood clot. Tapos po may bumara po sa puso niya. Kaya po lahat po ng perang kinikita namin sa puto bumbong, nakalaan po lahat doon. Para po mapagamot siya. 18 years old na si Sean. At sino mag-aakala na ang viral bebe boy ng Lemery, Batangas, believe it or not, biktima rin pala ng bullying. Naiiyak ako. Ano po siya? Subject to bullying po talaga siya. Lagi po siyang, siya po lagi yung napagtitripan po ng mga kasing edad niya. Kasi po, tahimik lang po kasi siya. Mas pinipili niya po lagi na hindi papatulan, ganon. Actually, kami pa pong mga kapatid niya, na ate niya, kami pa po yung mas palaging nakikipag-away kapag ka po siya ay nabubuli. Pero hindi po siya mahilig talagang lumaban. Pero si Sean, confident na ngayon. Opo. Kasing sarap daw ng binibenta niyang puto bumbong ang atensyon na natatanggap niya ngayon sa kanyang fans at mula sa mga netizens. At ito'y gagamitin niyang inspirasyon para lalo siyang magsikap at maging role model sa kabataan.
dahil ang tunay na cutie dapat masipag at mapagmahal ding anak. Teachers Month, hashtag No Bag Challenge ng isang guro na taga Hagonoy, Bulacan, ang pinag-usapan online. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang mga kakaibang school bag? Patok ang school bag niya, kaya pili na sa mga pausang bag ni Teacher Jose. Bilang isang guro ay aking itinuturo sa mga mag-aaral na ang bagay hindi lang basta lalagyan ng kanilang mga libro at gamit sa paaralan. Ito rin ay sisidlan ng kanilang mga pangarap sa buhay. Hermes, Prada, Louis Vuitton, at marami pang ibang mga brand, mga top of the line na mga bags na talaga namang pangarap ng halos karamihan nating mga babae. Pero ibahin ninyo ang isang teacher na taga Bulacan. Wala daw sinabi ang mga branded na bag na ito sa kanyang pinauso. Dahil ang materyales ni Teacher Jose Patricio Perez, hindi mamahalin at lalong walang tatak. Kundi sa basurahan o di kaya'y sa mga patapong bagay ito, ginawa at natagpuan. Bawat bag sumasalamin sa kanyang mismong karanasan noong siya'y bata pa. At ito ang kwento ko. Mula bata, hindi nakatikim si JP ng bago at mamahaling school bag. Dahil simulat sa pool, plastic bag lang ang sisidla ng kanyang mga gamit pang eskwela. Hindi ko maunawaan, pero dumating ako sa punto na kahit anong makita ko sa bahay na available, kung ano'y palagay ko na maaaring maging sisidlan o lalagyan ng aking mga bag, basta alam ko na hindi ito mababasa ng ulan, lalo na ng baha, gagamitin ko, magkaroon lang ng bag. Kaya hindi na bago sa batang si JP ang pagtawanan at maliitin ng kapwa ka-eskwela dahil walang-wala nga naman talaga ang pamilya niya. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Dumating ako sa punto na tinutukso na ako ng aking mga kamag-aaral. Dahil ito ay para daw akong pupunta sa palengke o ako'y mukhang hindi papasok sa aming silid-aralan. Sa tumal ng kita ng mangingisdang ama. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Mahina ang kita, walang huli. Suntok talaga sa buwan kung magkaroon sila ng mga totoong gamit sa eskwela. Pero kahit hirap sa buhay, walang galit na itinanim si JP sa kanyang mga magulang. Sa maniwala po kay Chende, alam niyo po ba na si Patrick, itong bata pa, pasokan na po, hindi ko pa naibibili ng gamit. Nararanasan ko yung mga anak umihingi. Wala akong maibigay. Sabi ko, anak, yung makapag-aaral lang kayo. Okay na yun, yung naka-uniform kayo, basta laging malinis. Bilang panganay, tulungan mo sana ang nanay mo dito sa bahay. Tulungan mo sa mga gawain bahay, sa mga kapatid mo. Malawak ang pananaw ni JP sa buhay. Hindi material na bagay ang dapat daw pagtuunan ng pansin, kundi ang mismong pangarap mo. Musmus, sumabak si JP na mag-traffic sa ginawang kalsada para lang kumita ng konting perang pambaon. Konting barya, solve na siya. Sinanay ko ang aking sarili na ako ay mahirap, ngunit hindi ako pwedeng huminto sa aking pangarap. Pagkat hindi ko maaaring bugiin ang aking nanay at tatay, dahil lang mabuting ina ay nararapat lamang na magkaroon ng mabuting anak. Hanggang magbinata, bit-bit pa rin ni JP ang plastic bag na nagsisilbing tampipi niya simula nang siya ay mag-aral. Buo ang loob niya na balang araw, matutupad din niya ang pangarap na maging isang ganap na guro para mas makakaubra ng mas malaking kita ang dating mangingisdang ama, naging tricycle driver. Pero hindi pa pala dito natatapos ang kalbaryo sa kanilang buhay. O ito anak, pasensya mo na lang muna. Sinatake sa puso ang kanilang padre de pamilya. Tulang! Tulang! Tay! Sa ating ko! Sa ating ko!
nabaldado at nahintong maghanap buhay. Pero tila sinusubok pa rin ng langit ang katatagan ng pamilya ni JP. Dahil sumabay pang magkasakit ang dalawa niyang kapatid na maliliit. Nahati ang aking emosyon, nahati ang aking prioridad kung paano ba ang ipagpapatuloy ang aming buhay bilang kuya, panganay ng aming pamilya. Hindi ko alam kung uunahin ko ba ang pagpasok sa paaralan o ang pagtulong sa aming tahanan o ang paghahanap ng mapagkakakitaan. Ang natatabing pera sanang pambili niya ng bag noong kolehiyo. Ginamit niyang puhunan para pambili ng mga tsokolating maibebenta sa mga kaklase. May maibigay lang na pera sa kanyang ina na hirap nang magtaguyod sa kanila. Tulong-tulong, sama-sama. Isang pamilya nilang pinasa ng bigat ng krus na nasa kanilang mga balikat. Walang iwanan dahil, alam niya, matatapos din ang pagsubok na ito. At hindi nga nabigo si JP. Masaya ako na dahil tutulungan ako ng anak ko. Sama-sama kami sa hirap ng buhay. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Sa pagpupursige, nakapagtapos siya ng kolehiyo. Magandang buhay, mga bata! Magandang buhay, Sir Baby! At naging ganap na teacher. Kagaya ko ay alam ko. Tinulungan din niyang makapagtapos ang tatlo pa niyang mga kapatid. Sa totoo lang, mula pagkabata, proud na ako sa bata ngayon. Kasi yan, mula nung nag-aaral, hindi yan nakakuha ng lineup 7. Lagi yung may honor. Ngayong nakamit na ni JP ang kanyang pangarap, gamit pa rin niya ang recycled bag na kanyang ginawa noong kolehiyo siya. Nagsisilbing paalala ito sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Makapagtapos lang ng pag-aaral. Sino-sino dito sa ating silid-aralan ang mahal? At ngayong buwan ng mga guro, gustong ituro ni Teacher JP ang isang leksyon sa buhay na hindi sa libro matatagpuan. Kundi ito ay galing mismo sa sarili niyang karanasan. Nakikita niyo ba ang aking hawa? Gamit ang mga patapong bagay at mga plastic tulad ng kanya noong ginagamit, inilunsad niya sa kanilang paaralan ang hashtag No Bag Challenge. Ito ay para matutunan daw ng mga estudyante na bukod sa material na bagay, dapat sa edukasyon ang kanilang mas bigyan ng pansin. Agad nag-trending ang mga pausong bag ni teacher online. Marami ang natuwa at marami din ang humanga. Lumabas din kasi ang pagiging malikhain ng mga bata. May lambat, container ng tubig, karton, may kulungan pa ng ibon at ang isang nag-trending ang bota na ginawang bag. Napakahusay po ni Sir JP dahil po tinuruan niya po kaming gumamit at gumawa ng recycle bags. Tinuruan po kami ni Sir JP gumawa ng recycle bag para po makatipid. Ang mga kasamahan niya sa trabaho, saludo sa kanya. Humahanga po ako sa kanya, of course, sa No Bag Challenge kasi makikita naman natin na hindi nagiging hadlang ang kahirapan para sa mga estudyante na gustong matuto. Marami pong uri na ginagawa si Sir na para sa mga bata and then para din po sa akin bilang isang student teacher. Sinong mag-aakala na ang dating pinagtatawa ng alternatibong bag ni Batang JP noon, ngayon ay hahangaan at inspirasyon pa ng mga kabataan. Sa lahat ng ito, proud naman ang kanyang biggest fan. Masarap sa pakiramdam na yung anak mo'y makita mo sumunod sa iyo. Kasi nga ako siguro yung isa na rin nakatulong sa akin na idol ko si Jose Rizal. Kasi ang pangalan niya Jose Patricio. Sabi ko nga ang unang guro ni Rizal ay ang kanyang ina. So iminulat ko siya na kung si Chodora Alonso naturoan ng mahusay yun si Jose Rizal, ako parang inaano ko sa sarili ko na idol ko sila. Tapos yung mga anak ko, inaano ko, anak, paglaki mo mag-teacher ka. Pag ikaw naging teacher, mahalin mo yung mga eskwela mo. Dahil ang bag ko, mahal ko. Sa kanyang pagiging mabuting guro, marami ang nagtatanong, saan nga ba nakukuha ni Teacher JP ang ideya sa mga pausong bag niya?
iisa lang ang sagot. Galing lahat ito sa kanyang ultimate idol, ang kanyang mapagmahal at mabuting ina na isa ring kahangahangang guro tulad niya. Pop off na mga ating! Dahil may revelation ang grand superstar ng final lip sync Smackdown for the Crown. Exclusive, up close and personal sa bagong reyna ng mga drag queens dito sa Pilipinas. Let's give it up for Precious Paula Nicole at ang kanyang biggest drag reveal. The time has come. For you to lip sync for the crown. For the pakak looks naman talaga ang ipinakita ng ating mga paboritong drag queens sa katatapos lang na show na Drag Race Philippines. Ang RuPaul's Drag Race PH ang isa sa most awaited shows dito sa ating bansa, franchised ng RuPaul's Drag Race Abroad. Dito nagpapakita ng mga tunay na karakter ng isang drag queen. Na hindi lang sila basta lip-sync queens. Bukod sa kanilang talento, ang drag world ang nagsisilbing paalala na hindi makukulong sa kasarian ang tunay na husay ng isang tao. Laban ito ng LGBTQIA+ community. Kaya nang dumating ang Drag Race dito sa Pilipinas, naku-excited ang lahat at laging number one trending sa Twitter. Pero ang tanong, sino ang paborito mo sa kanilang labing dalawa? Pilipinas, fresh ka pa ba? Minty fresh! Taas ang kamay ng mga Team Marina Summers! Ang mother of drag na si Silhouette, present din! How about ang mga Eve La Queen stan? Sino ba naman ang makakalimot kay Brigiding? O mga misis, tabi at e-entrada na si Vinyas Deluxe! And Dalay Goon sa inyong lahat, Lady Morgana. I'm sure inabangan ninyo rin sina Gigi Era, Corazon, Prince at Turing. At darling ng show, of course, walang iba kundi ang drag queen na may puso sa bawat performance, Precious Paula Nicole. Lahat sila nagpatalbugan, kanya-kanyang revelations on stage para masungkit ang Ru badge. Ang highlight ng show, syempre, ang kanilang mga runway looks. Unforgettable ang mga lip-sync battles ng ating mga queens. Pero ang inabangan talaga ng lahat, sino ang nag-shante you stay hanggang finale? Ang queen na nagpa-sashay away sa mga kalaban. Walang iba kundi may nanalo na, si Precious Paul Nicole. Congratulations, Precious! Wow! Sa mo naman naisip yung ganong klaseng kagondong pasobo, gano'n yun. Siguro po sa 12 years ko sa pagda-drag, ayan, naging madali na lang po sa akin aralin yung bawat lyrics kasi sa 12 years po, tuwing perform kami, parang lagi kami pong storyteller po kami, kumbaga kung ano pong sinasabi ng song, yun dapat yung action mo. Sa loob at labas ng bansa, malayo na ang nararating ng drag scene. Kahit na maliit na komunidad pa lang sila sa malaki at makulay na mundo ng LGBTQIA+. Ang advokasya nila na ilabat ang tunay na pagkakakilanlan at kagalingan ang nagdala kay Precious sa tagumpay na narating naman niya ngayon. Kailan kayong lahat dumating ang Drag Race sa Pilipinas? Super! Kasi po,
minamanifest na po namin yun ever since. Like siguro mga 8 years ago po, gusto ko na talaga siyang matupad. Kasi syempre napapanood lang po namin siya sa TV. Sa evolution mo, yung pagiging drag is a decision. It is a very big decision. Right? Kasi choice. Pwede ka rin namang gay na hindi ka nagda-drag. Yes po, yes po. Marami so, naman po. Ano ang tumutulak para magdesisyon na maging drag? For my case po, kasi ako, dati po kasi akong professional dancer. Nag-23rd birthday ako, sabi ko lang sa sarili ko, sabi ko parang, parang gusto ko ba mag-perform? Kaso yung sinasabi ng utak ko, parang pagod na siyang sumayaw. Parang gusto ko ng panibagong way of performing and na ituloy rin yung passion ko sa pagpa-perform. Kasi sobrang love ko po ang pagpa-perform. Kung titingnan ng Drag Race PH Competition, inaaliwan at pinababaliwan ng buong mundo, narito na sa bansa, Pilipinas! Snatch Game ka na ba? Snatch Game ho! Sa Snatch Game pa lang nila, nang gayahin niya si Ma'am Charo Santos, ay naku, bawat punchline niya, have they! Walang duda, drag superstar talaga! Paolo, ito masakit ang ulo ko. Oh, bakit? Kasi ang dami-daming letter na nakarating sa akin, pati registration letter, authorization letter. Oh, ano ba mga letters yan? Disconnection letter. Talaga sasakit ko ang ulo nyo. Kung may Noranians, may Bilmanians, may Nunalians. Ang impersonation niya sa Asia's Songbird na si Regine, hindi rin malilimutan. At nagpa-sample pa siya mismo sa atin. Isa ngang Regine dyan, Precious. Hindi ko po sa kamukha. Sa mahabang taon niya sa industriyang ito, hindi rin biro ang pagsubok na dinaanan ni Precious. Ang bawat makeup at transformation niya on stage, may mga behind the scenes kirot at hugot na itinatago pala. Sobrang di talaga madali, lalo na nakapanig-start ka sa drag na yung bar na pinasukan ko po is meron ng mga regular performers. So, kailangan makahanap ka ng bar. O, pa mag-audition ka po talaga, Miss Corina. As in, isisiksik mo yung sarili mo para magkaroon ng gig. Sa katunayan, sa isang challenge sa Drag Race Philippines, isang emosyonal na Precious ang umakyat sa entablado. Nawala ang pagiging palabiru niya nang samahan siya ng kanyang kapatid sa runway. No, happy ka ba? Bakit ka naging emosyonal nung kasama mo yung baby brother mo? Ay, bongga po yun. Kasi hindi ko po siya in-expect talaga na dadating. Sobrang emotional ko po kasi ang bongga ng Drag Race talaga na nagawa nila ng paraan at sobrang nakatulong po yun sa akin na parang nasa gitna na pong part yun ng competition eh. So parang nakatulong siya para ibalik ako sa focus. Wow. Opo, family pa rin. Opo, parang ganoon. At first time ng kapatid ko, te. Habang inaayusan niya ang kanyang kasi baby brother, hindi niya mapigilan ang lumuha nang maaninag niya sa mukha ng kanyang kapatid ang kanilang yumaong mama. Nang koronahan bilang kauna-unahang Drag Race Philippines winner, alay niya daw ito sa kanyang yumaong nanay. Nakauna ko po talagang pinag-aalayan ng kahit anong achievements ko simula bata ko. So, tuwan-tuwa po kasi po nagpa-perform ako eh. Totoo. Kahit saan po, pag sumasali ako dati sa contest, pag mga may mga sayo ako sa schools, pumupunta talaga yon. Imagine kung nakita niya ito, hindi ba? Biro mo national champion? At sa tanong kung ano ba ang gagawin ni Precious sa tumataginting na 1 million pesos prize? 1 million pesos, seso-ses! Anong gagawin mo dyan? Uy, ang bilis lang maubos niyan. Totoo. Kailangan pagplanuhang mabuti. Pit po ako and mag-invest ako sa, siguro sa maliit lang na muna na business hanggang sa matutunan ko po yung mas maganda at mas bagay sa akin na pwedeng gawin para kumita. Talagang deserve ni Precious ang moment na ito. Dahil bago siya pumasok sa kompetisyon, aminado ang Reyna ng Transformations na hapit ang budget niya. Balita ko, 2,500 lang ang pera niyo eh, di ba? Anong gaano kalayo ang inabot ng Tuvide? So, nung papasok na po ako ng Drag Race, chineck ko po yung pera ko, 2.5 na lang talaga siya. As in, confirmed, 2.5 na lang. Confirmed. Opo, eh sabi ko nga sa best friend ko,
oh, paano yan? Eh, wala tayo pang rent ng bahay. Pero sige, tingnan natin kung anong abutin ko sa show. Paglabas ko, lalaban ako. Paglabas ko, magsa-celebrate tayo kahit anong mangyari. Nag-ambagan lang daw ang kanyang mga kapatid para umalagwa si Precious at matupad ang kanyang pangarap. Kaya para sa kanya, it is what it is, laban lang from scratch. Eto na nga, may pa-reveal na si Mamang. Ano kaya ang makawindang na aura ang maru-reveal? Bitinin muna namin kayo ha! The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos. Pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. OMG! Ito pala ang revelation sa atin ni Precious, also known as Rodolfo. Eksklusibo po yung ipinasilip niya sa amin ang kanyang out-of-drag look. Amazing! Hindi ka na nakilala talaga. Lahat kami dito, di ba? Nagulat. Pogi siya! Wow! Ito na yung persona bago ka nag-drag. Drag. Teka muna, sandali. So, sa baptismal certificate mo, ano ang nakasulat na pangalan? Rodolfo Ontiveros Gabriel II. Sa katauhan ni Rodolfo, napalitan man ang itsura at ayos niya, hindi pa rin nagbago ang pagkakaroon niya ng mabuting puso. Nagkaroon ng moment na yung pagdadrag ko, gusto ko nang itigil kasi parang sabi ko parang nakakapagod, tapos hindi naman talaga siya yung pangmatagalang trabaho ko baga. Pero sabi ko lang din noon, kung saan ako magiging masaya, dito ako magiging masaya and hoping ako na darating yung Drag Race. Kaya po, naghantay po ako ng matagal man siya, pero talagang pag dumating naman siya, bonggang-bongga naman yung kapalit. Riding high ka, no? Dahil national champion ka, parang walang regrets, of course. Wow, inabot ko ito. Pero ano sa palagay mo, magkakaroon ka kaya later on? Eh, actually, pang regrets ko, parang tinatanong ko, sabi ko lang din yun, sabi ko parang sana naabutan ng mama ko yung achievement na to. Kasi before po siya nawala, nanood pa siya ng show ko sa bar. Kumbaga, parang nagkaroon ng sign na parang first time niya akong panoorin and that was the last time na rin. Tubong Bicol. Ano ang natutunan mo sa kabataan mo doon na kailanman hindi mawawala sa'yo? Sabi po kasi ng mama ko, ever since bata pa lang po ako, sabi niya, kung saan ka magiging masaya, gawin mo lang. Kumbaga, choice ko maging performer, kahit alam ko sa na sinasabi niya sa mga kapatid ko na sana si Pipoy naging ganito, sana si Pipoy naging straight. Kumbaga, narinig ko siya sa mga kapatid ko na nasasabi yun ni mama. Pero dahil sinunod ko yung gusto niya, yun po, yun pa rin hanggang ngayon yung natutunan ko at sinusunod ko na kung saan po ako magiging masaya. Yun lang po yung ginagawa ko talaga. Kahit ano ang telang kanyang ibaro sa puso niya, siya pa rin ang batang mapagmahal na si Pipoy. It doesn't matter what you're wearing. Parang, the connection. So what do you think about itong gender fluidity na ito? Hindi ka ba nalilito din? Nakakalito po siya kasi before, akala ko kasi gay and lesbian lang yung meron tayo. Pero kumbaga, with my friends po na nakakalam po ng Soji, explain mo na sa akin paunti-unti. Doon ko lang din po na-discover na, totoo pala talagang bisexual ako. And it's okay na marami rin palang katulad ko na hindi rin alam at hindi rin confirm ko ano talagang identity nila. My name is Precious Paula Nicole and I... Sabihin mang siya ay nasa persona ng kanyang drag character na si Precious o ang simpleng batang si Pipoy o Rodolfo na Bicolano. Walang duda, superstar siya ng sarili niyang kwento. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Congratulations, Precious Paula Nicole! Now, sashay to fly away with your wings spread high! Huwag nating kakalimutan, the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi.
by day and at night para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan, pagbalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.